Cheska! 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 So paano mo nagawang bawiin si Cheska ng ganong kabilis? Kaya sigurado ako malinaw na malinaw na kasabwat mo ang mga kidnapper. No, Mommy. That's not true. She saved me po. Maraming salamat for saving Cheska. Tita, thank you po for saving me. I love you na po. Narinig mo ba ang sinabi niya sa akin kahapon? Love niya raw ako. Dahil kahit papaano naisip ko, nararamdaman niya na ako to. It's only a matter of time bago ma-realize ang mga tao dito kung sino ka talaga. Salamat, officer. Yes, dadagdagan na lang namin ang security ni Cheska para wala nang mangyari sa kanyang masama. Wala naman kaming ibang magagawa ngayon. Yes, sir. Salamat. Oh. Love, wala pang linaw ang investigasyon. Dahil wala pa silang lead sa mga kidnappers. Ha? So ano? Ganun na lang yun? Wala na tayong magagawa laban dun sa mga yun? Unfortunately, yes. Ang pwede lang natin gawin, dagdagan natin ang security si Cheska para nababantayan natin siya. Okay, fine. Alam mo, nagtataka pa rin ako eh. Yung mga sindikatong yun, talaga bang professional kidnapper sila? Isipin mo, dadalawa lang sila. Tapos natakasan pa sila ni Farah. Mabuti na lang, sisiw yung mga kidnapper na yon. At hindi nasaktan si Cheska. Ang importante, nabawi na natin si Cheska. Iba rin ang galawan niyang si Farah. Kilala mo naman yun. Sabagay, tama ka. Mahihirapan ka talaga hanggat may isang taong laging tinatarget ang pamilya natin. Anong ibig mo sabihin? Ako? Duda talaga ako dyan sa pinsan ko. Malamang sa malamang, siya ang mastermind nung kidnapping. Hindi ka ba nagtataka kung bakit olats yung mga kidnapper sa kanya? At ang bilis niya, ha? Paano niya nabawi si Cheska sa mga kidnapper nang wala man lang siyang galos? Good morning, Ma'am Joy. Hi, hello. Mukhang okay na kayo ni Ma'am Farah. Nag-usap na po ba kayo at nag-banding na? Nakita mo kami magkasama? Eh, napapansin ko lang ho. Ay. Huwag mong maidadaldal yan kay Ma'am Lucy mo, ha? Kasi ano eh, selosa kasi yung best friend ko na yun eh, magagalit siya sa akin. Kausap ko si Farah kasi gusto ko lang naman magpasalamat dahil sa pagligtas niya kay Cheska kahapon. Ho? Ay, teka lang. Bakit mo ako binabantayan? Stalker ka ba? Crush mo ako, no? Crush mo na ako, no? Kayo agad? Di ba pwedeng si Ma'am Farah muna? Eh, ito Ma'am, atin-atin lang to, ha? Uh-huh. Parang bumabalik kasi yung pagka-crush ko kay Ma'am Farah. Eh, di ba nga sabi mo, dapat match ang kagandang panglabas at mm-hmm. kagandang loob. Uh-huh. Ayun, may kabutihan naman pala si Ma'am Farah. Uh-huh. Ah, match na match. Uh-huh. At matapang pa. Uh-huh. Bonus yun. Uh-huh. Ha? Ah, okay. Ba't maagawan mo pa ako, bro? Aagawan mo pa ako. Ano po yun? Tutuloy na ako sa loob, sabi ko. Kasi iniintay na ako ng inaanak ko na tingin sa akin. Sira pretty! Bye! Sobrang pretty! Pero walang love life. Say goodbye to love life. Ano naman talaga pag magaganda di ba? Lagi. Alam mo, ang hina kumain ni Mama Sun kahapon. Pilit nga ako ng pilit eh. Hinanap ka niya. Eh, siyempre naman, hindi ko masabi kung nasaan ka. At baka mabuko tayo sa nangyari kay Cheska. Huwag ka mag-alala. Babawi po ako ngayon. Mabuti na rin at hindi niya alam na nawala si Cheska. Parang biring, huwag na natin dagdagin yung pag-alala ni Mamita. Hmm. Ganun na nga. Pero salamat pala, ha? Siyempre,
sa pagligtas mo sa alaga ko. Baby namin yun dito eh. At hindi ko akalain na ikaw pa ang makakapagligtas sa kanya. Ang laki na ng pinagbago mo. Ibang-iba ka na ngayon. Nakikita ko talaga na determinado ka na makabawi sa mga rigor. Gusto ko lang talaga makita nila kung sino talaga ako. At makabalik ako sa tamang lugar sa pamilyang ito. Tawagin ko na si Mamita. Alam mo, love, marami nang nagawang masama sa atin si Farah. Lalo na sa'yo, tsaka kay Chesco. Pero we cannot put the blame on her. Alam mo, may sinabi sa akin si Joyce, naniniwala naman ako. Inamin naman niya, magkasama sila nung nakuha niya yung information kay Chesco. At saka yung tubong ginamit, may dugo. Halatang pinalaban doon sa mga kidnappers. At saka, love, kilalang kilala ko pinsan mo. Mukhang pera yun. Ba't di na lang niya kinuha yung 5 million? Bakit pa niya piniling mag-stay dito at alagaan si Mamita? Eh, makakuha naman siya ng 5 million. Di ba? Eh, di fine. Huwag kang maniwala sa akin. Pero yung instinct ko bilang isang ina, yun ang sinasabi sa akin. Mukhang nabilog na rin yata ni Farah yung ulo mo. Love, hindi naman sa ganun. Relax. Naniniwala lang ako na hindi involved si Farah sa kidnapping. Hindi naman din ibig sabihin nun na magtitiwala pa rin tayo sa kanya. At kahit na siya nakaligtas kay Chesco, mag-iingat pa rin tayo sa kanya. Mahalaga dito, ligtas si Chesco. Ng bahay kung kailan nga nakatay sa pambayad ng utang ninyo. Huwag ka nang mag-alala. Good news! Natambangan ng mga pulis yung mokong na manrong yon. Ayun, deads! Nakarma siya! Kaya wala na akong pinagkakautangan! O di ba ang swerte ko? Talaga? Swerte-swerte ko talaga! Swerte niyo, ha? Talaga! Ay! Alam mo, kahit ako hindi ako makapaniwala, para man talagang pinagbigyan ako ng pangalawang pagkakataon. Piruin mo yun, ang saya lang, di ba? Pero, Nak, meron na lang akong hiling sa'yo, ha? Isang-isa na lang talaga. Kasi yung dalawang mokong na inarkila natin, pwede ba natin bigyan kahit na tigbe 20 mil lang? Sige na, para hindi kumanta. Baka mamaya sumbong tayo, sige. Oo na, sige na, Nay. Oo na. Ikaw na, swerte. Samantalang ako, napahamak ako dahil dito. Diyan sa pagtatapal ko sa inyo. Ay, kaya pwede ba manahimik na kayo dyan sa pagkakasino ninyo? Oo na. Di ba sinabi ko nga sa'yo, promise, hindi na talaga. Hindi na ako uulit. Ay ba dapat lang, ano? Antik nang malintikan yung buhay ko dahil dito. Si Chesco. Mukhang magiging close pa kay Lucy kahit nando siya sa katawan ko. At si Darius, lumalambot na. Nahihirapan na ako, no, dahil hindi na siya ganun kadaling utuin na magalit doon sa babaeng yon. Kasalanan niyo to, eh. Dinami-damay niyo pa ako sa issue niyo. Ay. Kaya nga, pasensya na. Hindi na nga mauulit, promise. Pero ano mo, di ba, sa mata ni Darius ng pamilya niya, ikaw pa rin naman si Lucy. At alam naman nating lahat na kahit anong mangyari, talagang kakampihan ni Darius si Lucy kumpara naman kay Farah. Kaya
Ang kailangan mo lang gawin, mag-isip ka ng isang bagay lang, na talagang ikagagalit ni Darius dun sa babaeng yun. At sigurado ko, mabilis pa sa alas 4, mapapatalsik mo yung babaeng yun sa buhay ninyong mag-asawa. O, diba? Bye, love. Text mo ako kapag nakarating ka na sa site, okay, ha? Love. Sige. Isaac? Nasaan si Isaac? Para masara niya yung gate. Isaac! Ako na bahala magsara dito. May pinahatid kasi ako kay Manang Birin. Sige. Ingat ka. Ingat ka. Darius, kailangan natin mag-usap. Mabuti na lang tinanong ni Joyce kung saan ka papunta ngayon. No, aten. Inaantay ko lang yung binok ko na sasakyan. Siya nga pala, nabili mo na ba yung gamot ni Mamita? Ang sabi kasi ni Manang Biring, ikaw daw ang bibili. Hindi pa, nakalimutan ko kasi. Ako na lang bibili. Sure. Hello? Hello? Kuya? Akala nila may isahan nila ako. Pinag-aaralan pa lang ni Lucy ang kalokohan na master ko na yan. Eh, mabuti na lang at narinig mong nag-uusap yung dalawa na bala ka na palang isumbong kay Darius. Kung hindi, lagot ka. At may dala pang prueba. Pwes wala na ang pinagmamalaki niyang ebidensya. Eh, paano mo nga pala nakuha? Ako pa ba, Nay? Ano? Akala nila masisiraan nila ako kay Darius? Bahala na si Lucy maghukay ng sarili niyang libingan ngayon. Dahil sigurado ako mapapalaya siya ni Darius sa pag-iimbento niya ng kwento tungkol sa akin. Ay, naku Lucy, hindi ka na natuto. Nagkamali sila ng binangga. Huwag ako. Alex! Sir, good morning. Akala ko doon tayo magkikita sa kabila, kaya doon ako nagpunta. Sir, pasensya na po. At nagbang na po eh. Sir, tumawag po pala sila engineer. Medyo malalate daw po sila kasi may sunog daw po sa daraanan nila. Meron akong inspeksyonin dito, kaya maroon na ako. Hintayin ko lang sila lang engineer po. Dito. Opo, ayaw niyo ba sir na kunin yung sasakyan niyo? Baka may nipay rito. Medyo... Hindi na, okay lang, okay lang. Sandali lang ako. Pero lang ako titignan. Okay na, ako nang bahala rito. Salamat. Okay, okay na. Darius? Oh. Para. Nasundan mo ako rito? Bakit may emergency ba? Oh, kumusta si Mamita? Wala namang emergency. Kailangan lang kitang makausap. Oras na ng trabaho ito. Para, kung pwede doon na lang tayo sa bahay. Darius, kailangan kitang makausap na mag-isa. Na wala si Lucy. Mali kasi yung gamot na binibigay ni Lucy kay Mamita. Hindi yung nakalagay sa reseta. Mali kasi yung gamot na binibigay ni Lucy kay Mamita. Hindi yung nakalagay sa reseta.
Oo, teka muna. This is a serious accusation, Farah. Sabi mo sa akin, saan mo ba dadalhin to? Saan pumunta to, Farah? Sinasabi ko lang yung totoo, Darius. At kaya ko to sinasabi sa'yo dahil iniisip ko si Mamita. Teka, ba't naman gagawin ni Lucy yan? Kung si Lucy ang masusunod, siyempre gusto niya alagaan niya si Mamita. At kaya ka lang naman naman sa bahay? Dahil namilit si Mamita na ikaw ang mag-alaga sa kanya. Darius, seryoso ako na gusto kong gumaling si Mamita. Hindi kagaya ni Lucy na mali yung gamot na binibigay sa kanya. Tingin mo na hindi ako naniniwala sa sinasabi mo. Hindi. Ito, may proof ako. Saan na ba yun? Ay, naku po, mali po kayong napasukan na kanto. Sa pangatlo pong kanto. Oo, Dahlia Street po. Maitim po yung gate namin. Oo. Sige, kuya. Basta pangatlong kanto po, ha? Antayin ko po kayo. Basta itim na gate. Asan na yun? Nandito lang yun eh. Bakit nawala? Dahil wala naman talaga, Farah. Ano ba, you're wasting my time. Nasa oras ako ng trabaho. At ikaw naman, dapat nagtatrabaho ka rin sa bahay at inaalagaan mo si Mamita. Hindi yung ganito, pupunta mo rito para sirahan ang asawa ko. Dahil sa alam ni Mamita na nandito ako, nagpaalam ako sa kanya. Ganito kasi yung nangyari eh. Binilhan ko ng gamot si Mamita gamit yung reseta niya at pag-uwi ko, inayos ko yung gamot niya sa pillbox, napansin ko na magkaiba yung itsura. So, chinek ko sa internet at nagulat ako na candy pala yung pinapainom sa kanya. Guys, candy yung binibigay kay Mamita, hindi gamot. Alam mo, hindi lang talaga yung utak mong mabilis. Pati yung kamay mo. Adrenaline rush na siguro yun, Nay. Aba, bubukuhin ba naman niya ako? Hindi pwede yun. Uunahan ko siya. Alam mo, kung dati, nagugulat ako sa mga kinakaya mong gawin, ngayon ramdam ko na talagang lahat gagawin mo. Maprotektahan mo lang yung bagong buhay mo. Siyempre naman, Nay. Living the life na ako dito, no? Kaya hindi ko nahahayaan na mabawi pa ni Lucy ang lahat ng nakuha ko na. Well, mukha namang hindi matatapos tong araw na to nang hindi mapapalayas yung si Lucy. Hari nawa na talagang umalis na siya dyan. At dapat wala nang balikan pa. Well, pwede siyang sumubok. Pero hindi niya na mababawi ang lahat ng nakuha ko na. Wala na siyang makukuha. Kaya panis ang lahat ng plano niya sa pagkawais ko. Walang chance na maniwala sa kanya si Darius na eh, dahil hanggat ako ang mukha niya, sa akin lang maniniwala ang asawa ko. Candy. Okay, that's enough, Farah. Alam mo, kaya pinasok kita sa bahay para alagaan nga si Mamita. I thought nagbago ka na. Hindi pala. Kung ano-ano pa itong mga inventong sinasabi mo sa akin. Tama na, that's enough. Ayos, maniwala ka sa akin. Nagsasabi ako ng totoo. Hindi, ganito ang totoo, no? Mabuti pa, umuwi ka sa bahay, mag-impake ka na, at pag uwi ko sa bahay, I don't want to see you. Hindi, kailangan ako ni Mamita. Hindi ka kailangan. Ang kailangan natin gawin, kukuha na lang kami ng ibang mag-aalaga kay Mamita. Pag uwi ko sa bahay, ayoko nang makita doon. At ayoko nang makita ka sa buhay namin. Darius, sandali. Nagsasabi ako ng totoo. Maayos yung ginawa mo kanina. Siyempre! Kalimutan ka ga. Uy, pre. Uy, nakabukas yung gate. Tingnan natin, nakabukas eh. Wag, may tao dyan kadali niya. Hindi, uwi lang yan. Wag! Mama ko lang yung tao dyan. Anong wag? Tara, lock na natin. Wag, masira ba? May tao dyan sa loob. No. Ako bahala, pre. Oh, diba may tao dyan ka ganina? At least hindi sila mananakawa. Wag nga! Oh, ayos lang yan. Yan, oh. Tingnan mo. Makalabot yung tao dyan, eh. Wag na kasi!
Okay, ako ba? Alam, maniwala ba, may tao dito ka kanina? Oo. Oh. Oh. Eh, di pumasok yun doon. Nakaalis na yun, hiyaan mo. Huwag mo masyadong ikpitan para pag kung sakala may tao dyan. Hindi, maganda akong magpit para walang magnanakaw. Oh, wala ka dyan. Oh, ayos. Tara na. Galing mo nga kanini. Hiyaan mo na yan. Siyempre. Darius, sandali. Darius, please, makinig ka naman sa akin. Darius, sandali lang. Ano na naman? Ano na naman, Farah? Kung ayaw mo maniwala sa akin, umuwi tayo sa bahay. I'm sure naiwan ko lang yung proof ko doon sa kwarto ni Mamita. Tsaka, hindi ka ba nagtataka? Bakit hanggang ngayon hindi pa rin gumagaling si Mamita? Hindi ako naniniwala sa'yo. Not over my wife. At kahit na kailan, wala kang dinulot na mabuti. Alam mo naman, bawal ka rito. Sunod ka pa na sunod sa akin. Darius, sandali lang. Makinig ka sa akin. Nagsasabi ako ng totoo. Darius, sandali lang. Darius. Paano mo nagawa yun? Hindi ko alam. Yan. Yan. Bakit mo ginagawa yan? Ginagaya mo si Lucy? Darius, hindi ko siya ginagaya. Ganito lang talaga ako. Kasi ikaw talaga si Lucy. Darius, naniniwala ka na sa akin? Nasaan si Darius? Hindi po rin namin alam, ma'am. Buksan niyo nga itong gate na to. Darius! 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 Bisan mo na! Buksan mo na yan! Darius, sumagot ka!